Mga magsasaka sa Santo Domingo, Ilocos Sur, ipinapautang na lang ang kanilang mga inaning pakwan dahil sa mahinang bentahan. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Halos mapuno na ng pakwan ang harapan ng bahay ni Nanay Rowena sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Kwento niya, ipinautang na raw ng mga magsasaka ang pakwan upang maibenta lang dahil sa kawalan ng mag-aangkat patungong Metro Manila. Sa marketing, ang problema dahil walang pumapasok na buyer. Imbes na mataas ang presyo, babagsak kasi lalo na kung may overproduction. Bagsak presyo na rin ang malalaking pakwan na nasa 20 pesos kada kilo na lang. 10 piso kada kilo naman ang maliliit na pakwan. Ito na raw ang pinakamababang presyo sa loob ng maraming dekada. May mga nakahiwalay na pakwan dito hindi para ibenta kundi para gawing free o libreng ipamimigay sa mga bumibili. Kung susumain na sa 3 to 5,000 pesos pa ang halaga nito kapag may ibibenta. Pero dahil sayang nga, masisira na, kaya ipamimigay na lamang daw nila. Si Mang Warlord na nalugi rin sa mga itinanim na pakwan. Ngayon, tumutulong na sa kapwa magsasaka. Di kiti dadu mga farmers nga minin, mamay da pa yung gitukon dito yung pesto min. So nga tipang pamayan dan, consignment, tagi-deliver dan. Sa dantog singir man yun nun, tumaroon nga deliveration, ma'am. No? Priority natin muna yung health natin eh. Kaya mahigpit ang order ngayon, kaya walang nakakapasok na traders. 8 barangay o 20 ektarya ang taniman ng pakwan sa bayan. Sa kada ektarya, 20 tonelada ang naaning pakwan. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.